Nagbabala ang Department of Trade and Industry laban sa mga negosyante na lalabag sa itinakdang price ceiling sa bigas, lalo't maaari sila maparusahan ng multa o di kaya'y pagkakakulong. May ulat si Noel Talakay. Halos maiyak na si Aling Rosalina sa kahahanap ng murang bigas na kakasya sa budget niyang 100 piso, 5 ang pinapakain niya sa bahay. Pang 2 kilo sana ang dala niyang pera, pero dahil sa mahal ng presyo ng bigas, isa lang ang mabibili niya para sa isang araw. Bibili ako ngayon, pero kung ako 100, di ko malaman kung paano kukuha ng bigas. Sa tindahang ito, nasa mahigit 50 piso pa ang presyo ng bigas. Malayo ito sa nakasaad sa Executive Order No. 39 sa ilalim ng EO 39 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong magtakda ng makatwirang presyo at abot-kayang staple food. 41 pesos per kilo ang price ceiling para sa regular milled rice, habang 45 pesos per kilo naman ang mandated price cap para sa well-milled rice. Sa August 28 na datos ng Department of Agriculture, lumalabas na naglalaro mula 42 hanggang 55 pesos per kilo ang local regular milled rice sa mga palengke sa National Capital Region at 48 to 56 pesos naman sa local well-milled rice. We have put together a structure for the continuing monitoring. This will include essentially the lead agencies on this are the DILG, will DA, DTI, DOJ as well. More or less, because all of those agencies already have regular inspections when it comes to other issues. Epektibo na sa susunod na linggo ang EO 39 ayon sa Department of Trade and Industry. Tiniyak ng ahensya na maipatutupad ito ng maayos. Iikot yung mga ano natin, meron tayong mga monitors na iikot. At saka ang DA naman magbibigay ng guidelines para naman ma-distinguish kung ano yung premium variety dun sa variety na covered ng price up. Babala rin niya, maaaring makulong at magmulta ang sino mang hindi susunod sa kautusan. Merong iatas ang batas na price act ng penalty ng imprisonment of not less than 1 year nor more than 10 years. Or a fine of not less than 5,000 pesos not more than not less than 5,000 but no more than 1 million pesos. Kasama rin sa kanilang imo-monitor ang mga supplier na nag-hoard ng bigas o palay na naging dahilan sa pagkakaroon ng artificial shortage. Katuwang nila sa pagpapatupad ng batas ang Philippine Competition Commission at ang law enforcement. Doon naman sa magmamanipulate, sa mga suppliers sa magmamanipulate through hoarding or cartelization, ang parusa naman dyan, 5 years minimum, up to 15 years imprisonment, and the fine of 5,000, not more than 2 million. Tiniyak naman ng kamera na patuloy nilang gagampanan ang kanilang oversight function para matukoy ang totoong impormasyon ukol sa umano'y hoarding at price manipulation, hindi lang sa bigas kundi maging sa iba pang produkto ng bansa. Suportado rin nila ang bagong EO ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito, nakipagpulong na rin ang liderato ng kamera sa ilang grupo ng rice importers at traders para talakayin kung paano epektibong maipatutupad ang executive order. Noel Talakay para sa Bayan.